Hi! Andito na kami sa Disneyland. Samahan niyo kami. Let's go! Hi everyone! Hello! Welcome back to another vlog. So ito na, naglilibot na po tayo dito sa Hong Kong. And syempre, first stop natin for our Hong Kong trip ay Daddy ang Gongping 360. Yes! So, tayo po ay sasakay ng cable car. Pero iniisip ko paano mangyayari yon. Si Liam, tulog. Ay, ayan, nagigising-gising na. Siguro mga may ano, tatlong oras na itong nagsisiesta dahil dito sa wagon na dinala namin. So, tara, samahan niyo kami. Excited na ako. Ang ganda kasi maabutan natin yung sunset. Okay, let's go! So, dahil medyo alas 3 na, makikita nyo, walang masyadong pila. Pero may mga tao doon na dito sila bumibili ng ticket. Pero we suggest sa Klook kayo bumili. Kasi mas mura siya kapag Klook kayo bumili ng ticket. At saka nakita nyo to, ito yung corner kung saan nyo ipapakita yung inyong Klook na QR code or yung tickets ninyo. So, December 20 to ngayon, diba? Ang Daddy Justin yun. Ang binook December 23, nakakaloka. Kaya eto, magtatanong muna tayo kay Madam kung pwedeng gamitin na namin today or ika-cancel or anong gagawin natin para magamit tayo tickets today. So, one by one, take your seat now. Please. QA01 children, this for children. Please step one by one, stay seated now, please. Okay, alright. So, ayan! Buti na lang pumayag si Madam, nakakaloka. Kailangan daw namin ito isuot. Ito si Daddy Justin, nakakainis. Hindi ko nasilip yung date lang, pindot lang ako. Sabi niya sa akin, huy, bawal to ha, pero pag bibigyan kita, sabi ko, oo kasi, hindi naman. Ano, sinabi niya yun in English, tinatranslate ko lang in Tagalog. Wow. O, tapos ilagay daw tong sticker, tapos sabi niya bawal daw yun, tapos next time, hindi na daw pwede yun. Sabi ko, hindi kasi bukas na po yung flight namin pa uwi, charot lang naman yun. Pumayag siya. Ika, lalagay natin yung iyong sticker. Chichang! Hindi kayo matanggal sa damit? Ewan ko. Dapat sa damit rata eh. O yan. Siyempre may papulyeto na naman tayo. Can I get the map? Yeah, sure. Ang bilis natin. And trucks and taxis. Wow. Kita mo na kagad, Liam. Oo, ang ganda. Oh, grabe, ito yung mataas. I can see the ocean. Maganda rin pala yung ganitong oras, no? Yung pa-golden hour. Oo. Mukha lang kaming init na init. Pero tama lang yung lamig, no? Tama lang yung lamig. Nakatutok lang kami sa araw. Love, yan na si Buddha. Buta guys. Uy, wala kong ano yan ah. Walang harness yan ah. Malapit na tayo bumaba. So mag-ready na tayo. Andito na tayo sa kabilang ibayo. And ang tagal na nung uli tayo nagpunta dito at yung anak ko. Ano? Anong gusto mo? Dito lang. Oo, nakakita kasi ng toy store. Kaya eto, minsan nahirap kapag souvenir shop yung una mong lalandingan eh. Hindi kami makatuloy-tuloy. O di eto na nga, nakumbinsin na natin yung bata. Dito tayo sa may Christmas display nila. Ang ganda! Kakatuwa! Oh, ready. Okay. Love, enjoy ka? Oo. Kaso parang may mali tayong nagawa, no? Dapat mas maagaw wala tayo pumunta. Bakit kaya? Sino kaya yung sumag-shopping ng sapatos? Hindi, akala ko kasi mainit pag sumakay dun sa ano,
Mainit rin naman nung umalis tayo. I know you be carrying a load. Just touched down from the North Pole. Your ride was so icy cold. Wanna come in from the snow. Love, ano, akyatin natin? Last time di ako nakaakyat eh, kasi may tama yung tuhod ko. Ngayon may tama pa rin siya, pero akyatin na natin kasi wala si Ate Ana. Ngayon, pati ulo mo may tama na. Well, inside is warm and dry. We can get real close by the fire. See, I know you're such a giving guy, but now it's your time to one more. Said I calm down much, bleach, 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 bleach. You hear me, hear me, hear me, hear me. Ilan thousand steps yun, love? 86 pa lang eh. 86 lang yun. Dapat pag napagod, times 2 yung count. Times 3. Buti pa yung stroller, love, nakaakyat. Walang kahirap-hirap. Love, ang ganda pala dito sa likod. Yan, no? Oh, parang Sierra Madre lang, no? Hi everyone! Welcome back to another vlog! Ayan, medyo nalolower ko ng konti yung aking mask kasi konti lang yung tao dito. Kami-kami lang naman. Mm-hmm. At tayo po ngayon ay nasa, ano to daddy, Liking? Liking. Liking Station. And we're on our way to Disneyland. And I'm so excited. Kasi syempre, yung aking inner child maghihim na naman dahil pumunta tayo ng Disneyland. Oo. So ngayon, paparating na ata yung train. Mayamayang konti ay antayin na natin. Makakasakay na tayo ulit daddy dito sa Disneyland train. I'm so happy. Are you excited? Oo naman, syempre. Oo. So, ang Liam nyo, medyo busy to lala kasi medyo puyat tong batang to. At mamaya na nga tayo magtsigahan. Ayan, parating na yung train, nararamdaman ko na. I'll update you in a bit. Nandito tayo ngayon sa Sunny Bay and papasakay na tayo ng ating susunod na train. Excited na kami. Liam, say hi! At kumuha ako ng turkey leg. Lagi ko ito napapanood sa mga Disneyland vlogs. So sabi ko, sa susunod na pupunta ko dito, bibili na tayo nito. At kay Liam, may popcorn siya. I took side eating at the steam. Tapos bumili rin ako ng waffle. Okay, nakahanap na tayo ng upuan at ito, naka-order na tayo ng kids meal. Ito yung kay Liam. Ayan. So, chicken to, chicken breast and some fruits and whatnot. Ayun. Tapos, ito, daddy, sorry, it's not real chicken. It's plant-based chicken. It looks really, really sad. Expensive! $103? Oo. Tapos ito, the same. $103, $105, parang ganun. Kasi $214 binayaran ko eh. Ba't ganun nga? Anyway, so tara kumain na tayo sa ako naiisipin yung gastos kasi mas nangunguna sa isip ko yung nagugutom na ako. Liam, is it the same one? Thank you. Malito. Saan ka?
ano yan? Is it the QR code? Okay, yes. Ang Liam po, tulog na. Ito po ay nakakain na, nakapag-CR na. Nayugyug lang saglit. Ayan na po, tulog na po ulit siya. Gaya nga na sabi ko kay Daddy Justin, love, ang gising ni Liam, fireworks na. Gumising, nag-lunch lang. Nagsagising, fireworks. Ay, naku, magagalit na naman to. Kasi pag-gising niya, wala ng araw. So, hindi ko alam pa paano i-explain sa anak ko na kasi ang haba ng tulog mo. Ah, so, ayun lang. At least, kahit pa paano nakapag-chill-chill na tayo, love. Oo. Oo, makakapag-people watch na tayo ng ano. Nang makiwasay. Sabi ko nga, sa'yo, love, pag-rides muna tayo, takpan lang natin si Liam ng jacket. Tayo pipila sa rides. Eh, mga rides, mga 50 minutes. Mga wait time. Makakatatlong rides pala tayo, no? Sige nga, mag-rides nga tayo para mga iba naman. Grabe nung unang punta namin dito kasi kasagsagan diba ng ano yun, na nag-uwelga dito sa Hong Kong. Kaya walang tao masyado. Nagulat ako pagpunta ko dito, ang dami-daming tao. Kaya ayun, medyo kailangan mo ng konting pasensya at saka dapat pala pag pumunta kayo dito, maganda rin, magbaon na lang kayo ng food. Kasi mas masarap yung pagkain sa labas, mas mura pati. Kaysa yun nandito, mahal-mahal ang pagkain, sa kaba ng pila, nakakaloka. Anyway, mag-chill muna ang Mami Chris at Daddy Justin ninyo and we will update you in a bit. Love, hindi cheap yung mga sundae, ha? Mango? Ah. It's 9:30 magsasara po ang Disneyland at sabi ng Daddy Justin yung hintayin na lang daw namin hanggang mag-closing kasi may pa fireworks display. At ito ang Liam, inip na inip na. Liam, say hi. I want to buy a Ewok. Gusto mo ng car? Mamaya titingin tayo kung may bukas pang store, ha? Hindi. Oo, medyo tinatopak na itong batang to kanina pa. Kasi kahit ako naiinip na rin eh. Sabi din Daddy Justin nyo, in a few minutes, magsisimula na. Kasi nakita na namin na nagtali-tali na yung mga attendants ng pangharang para sana may parade, no? Nakakaloka. Kasi sabi nila, nagtanong ako doon sa isang employee kung may parade ngayon at saka anong oras. Sabi nila, since it's Christmas and para i-celebrate the spirit of Christmas, wag daw mag-parade. Haha, wala daw parade ngayong araw na to. Sabi ko, talaga ba? Kasi noong time na nandito kami, yun yung kasagsagan na nagpo-protesta dito sa Hong Kong. May parade. Pero ngayon, mala. Nakakaloka sila. Tapos ano ba yung chika ko sa inyo? Eh, itong Mami Kiss nyo, medyo nagugutom na ako, no? Pero ayoko na umalis sa spot na to kasi baka maunahan pa tayo. Tapos hindi na ako makahanap na mas magandang spot kaysa dito. Just in case you're wondering, feeling ko lahat ng tao dito sa Disneyland, nasa likodan ko. At ayan na, nag-a-announce na po sila. Teka lang, mamaya na ako mag-chika. Share ko na sa inyo yung aming mapapanood. I like this color. So, o diba after mag-lipstick, tayo ay magma-mask. Hindi nyo na nakita, nakakaloka. Dito kami sa may playground,
medyo malayo-layo to sa amin. At naisip ko, habang pinapanood yung tong vlog na to, magbigay ako sa inyo ng mga tips o kaya naman yung mga realization ng mommy kiss ninyo. Dahil nga, hindi namin pinaghahandaan yung pagpunta namin sa Disneyland. Okay, number one, kailangan bago kayo pumunta doon, dapat busog kayo lahat. Kasi kadalasan, napansin ko ha, lahat ng stations leading to Disneyland, parang wala masyadong kainan. Kaya kung pagpapaliban yung kain, di syempre gutom na gutom kayo pagdating nyo doon. O, una sa lahat, napakamahal po ng pagkain doon at hindi ganun kasarapan. At although pwede naman kayong bumili doon, parang mga snacks lang. Pero kapag talagang yung mga heavy meals, maganda sa labas yung nakakainin. Or better yet, magbaon na lang kayo. Pangalawa, ngayon ko lang napagtanto, ito nga pala yung dahilan kung ba't hindi kami palalabas kapag holiday season. Kasi sobrang daming tao, nakakaloka. Nakita niyo naman doon sa clips natin sa Disneyland, di ba? Para tayo nasa Divisoria. Di ba ganun? As in, sobrang daming tao, nakakaloka. Medyo kinakabahan nga ako kasi parang naaalala ko yung nangyari sa Itaewon. O di, ang dami kasi yung tao. Sabi ko, pag nag-stampede dito, naku, saan kaya kami pupulutin? Tapos magdala kayo ng mga tumbler. Lakihan ninyo yung kaya niyong bitbitin, ha? Huwag naman sobrang laki na parang isang galon. Mahirap na yun, ano? Pero kasi, very scarce ang tubig doon. Although, meron naman mga water fountains na pwede kayo magpa-refill. Pero kasi, oo, ang lalayo ng distansya nila sa isa't isa. At saka, ang mahal ng tubig doon at ang mahal ng fruit juice or whatever sugary drinks na binibenta nila doon. Tapos, sobrang gamit na gamit namin tong wagon ni Liam. Ito, tong wagon na to. Nakakatulog siya talaga ng mahaba dito. Siguro sa sobrang kakomportablehan nito. Yun lang nga, hindi niya masyadong masulit yung Disneyland kasi ang haba ng tulog ng bata. Tapos kapag manonood kayo ng fireworks display, alas 6 pa lang pumupuesto na yung mga tao. Imagine ha, mga ganong oras kami naghanap ng spot doon, marami na nakaupo. Tapos nag-show, 9:30 pa. Kaya syempre kapag may bata kayong dala, medyo magiging mainipin sila. Kaya maganda talaga, may stroller or wagon kayo. Kung wala naman kayong bit-bit na ganun, pagdating nyo dito sa Hong Kong, meron naman marirentahan doon sa Disneyland. Yun nga lang, magiging hassle siya pag pauwi na kayo. Kasi syempre, kailangan ibalik ang haba ng pila. Unlike kapag sarili nyo na, o di dala-dala nyo na siya papunta, tsaka pauwi. So yun lang, ang mga bagay na dapat pala pinaghandaan ng mommy kiss ninyo at mga bagay na dapat namin gawin sa susunod na balik namin sa Disneyland. Thank you so much guys for watching this video. Sana nakatulong sa inyo at ako ay magmamami duties na. Magchikahan tayo ulit sa susunod na vlog. Bye-bye!